Jan Rodney Santos na kilala din natin sa bansag na The Slasher dahil sa kanyang slashing move para sa magandang tira. Si Rodney Santos ay ipinanganak noong May 30, 1973 na nakatira at lumaki sa Mikawayan, Bulacan. Retired professional basketball player at mula 2015 ang pagiging coach muna ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Si Rodney Santos ay produkto ng San Sebastian College, Recoletos. Dahil mula high school hanggang college ay dito na siya nag-aral at naglaro ng basketball. Nagsimula siya sa college noong 1991 hanggang 1995. At noong taong 1994, itinanghal naman siyang NCAA Most Valuable Player. 1996 naman nang sumalang siya sa PBA Draft, Round 1, Second Overall Pick selected by the Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Naabutan at nakasama pa ng rookie na si Rodney Santos noon sa team ng Pure Foods TJ Hotdog, sina Alvin Patrimonio, Bong Ravena, Dindo Pumarin at Jerry Codiniera. At ang coach ng Pure Foods noon ay si Coach Chot Reyes pa. Tumagal lamang ng isang season si Rodney Santos sa Pure Foods, umabot sila ng finals sa All-Filipino Cup, semifinals naman sa Commissioner's Cup at hanggang quarterfinals lamang sila sa Governor's Cup. Sa kabuuan ay mayroong 49 games na nilaro si Santos sa Pure Foods at nag-a-average siya doon ng 7 points, 1 rebound at 1 assist. 1997 nang tuluyan na niyang iwan ang Pure Foods matapos siyang matrade sa Alaska Aces kapalit ni Chris Bulado at Brian Punsalan. Sa Alaska tumagal si Rodney Santos dahil umabot siya ng hanggang 2002 dito. Naabutan pa niya sa team sina Bong Hawkins, Johnny Abarrientos, Kenneth Durendes at Jojo Lastimosa. At siyempre, ang coach ng Alaska na si Coach Tim Kuhn. 1997 nang magkampiyon sila sa Governor's Cup, 1998 nang talunin nila ang SMB sa Game 7 para tanghaling kampiyon ng All-Filipino Cup at back-to-back champion. Taong 2000 nang muling magkampiyon ang Alaska Aces, sa kabuuan ay nag-a-average si Rodney Santos sa Alaska ng 11 points, 3 rebounds at 2 assists. 2003 nang maging free agent siya at muling kinuha ng Pure Foods TJ Hotdog under coach Ryan Gregorio. 2004 nang malipat naman siya sa Barangay Ginebra Kings, parte ng trade kasama sina June Limpot at Andy Sigel. Kasama si Rodney Santos sa back-to-back champion ng Ginebra sa Fiesta Conference at Philippine Cup noong 2004-2005 PBA season. Sa season na to ay nag-a-average siya ng 10 points, 3 rebounds, 3 assists at 1 steal. Sapat na ito para matulungan ang Barangay Ginebrang makuha ang dalawang kampiyonato. 2007 Fiesta Conference nang makasama siyang muli sa kampiyonato ng Barangay Ginebra. 2008 nang malipat naman siya sa Coca-Cola Tigers under coach Kenneth Durendes. At ito na rin ang huling team na nilaruan niya. Dahil na rin sa injuries na nangyari sa kanya ay nagretiro na lang si Rodney Santos. Sa buong karir ni Rodney Santos sa PBA ay mayroon siyang 536 games na nilaro. Nagkamit ng 6 na kampyonato, naging PBA Mr. Quality Minutes noong 1998 to 1999, PBA Buzzer Beater Event Co-Champion noong 1999 at 2 times PBA All-Star. 2013 na maging parte siya ng coaching staff ng San Sebastian at 2015 nang tuluyan na nga siyang maging head coach kapalit ni Coach Topex Robinson. Si Rodney Santos din ang head coach ng ATC Livermarine sa PBA D-League noong 2015. At mula 2016, ay napunta na siya sa UP Fighting Maroons bilang assistant coach. Baka meron kang gustong idagdag dito, amigo. Ikomento mo na yan sa ibaba at huwag mo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Salamat sa panonood, hanggang sa muli. Adios!